19 ng Nobyembre, Martes, ng 33 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumasok si Jesus sa Jericho at dumaan sa siyudad. At may isang taong nagngangalang Zaccheo. Pinuno siya ng mga kolektor ng buwis at napakayaman. Sinikap niyang makita kung sino si Jesus, pero pandak siya at hindi niya magawa dahil sa dami ng mga tao. Kaya patakbo siyang umuna at umakyat sa isang punong malaigos para makita si Jesus pagdaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi sa kanya, "Zaccheo, bumaba ka agad. Sa bahay mo nga ako dapat tumigil ngayon." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Inireklamo naman sa isa't isa ng lahat ng nakakita rito, "Sa bahay ng isang lalaking makasalanan siya, nakituloy." Ngunit tumayo si Zaccheo at sinabi sa Panginoon, "Panginoon, ibibigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking mga ari-arian, at kung may nadaya ako, 4 beses ko siyang babayaran." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Dumating ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito, dahil anak nga ni Abraham ang taong ito, at dumating ang anak ng tao para hanapin at iligtas ang nawawala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Zaccheo, bumaba ka agad. Sa bahay mo nga ako dapat tumigil ngayon." Marahil hindi inaasahan ni Zaccheo na makikita siya at kakausapin ni Jesus. Lalo na para sabihing sa kanyang bahay tutuloy. Napakalaking sorpresa at saya siguro ang nagmula sa kanyang puso nang mangyari ito. Nais lang niyang makita ang taong laging pinag-uusapan ng kanyang mga kapitbahay at kakilala. Laging laman ng mga balitaan sa palengke at sa kolektahan ng buwis. Siguro, sapat na sa kanya ang makita lang si Jesus na imposible kung makikipagsiksikan siya sa mga tao. Pero nangyari ang nangyaring hindi kapanipaniwala para sa kanya. Una, dahil makasalanan siya sa mata ng lipunan bilang kolektor ng buwis at pinangingilagan ng lahat. Ikalawa, dahil pandak siya at laging naghahangad ng pagtanggap at pagkilala mula sa kapwa, pero palaging nababaliwala. Nabiyayaan siya at nabigyan dangal sa harap ng tao, pero higit pa roon, naantig ang kanyang kalooban at pagkatao. Bilang tugon, ang pag-akyat sa punong malaigos, naging katawa-tawaman ito sa mga mata ng tao, ay nauwi sa pagbabalik loob sa Diyos at pagwawasto ng kanyang kamalian sa kapwa. Pagsasagawa, gaano katindi o kalalim ang pag-asam mo kay Jesucristo? Asamin mo siya na parabang ito ang unang araw mo sa mundo. Asamin mo rin siya na parabang ito na ang huling araw mo sa mundo.